So hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. At para sa video ito, magkakaroon tayo ng unboxing or unpackaging Shopee haul ng mga resin materials na nabili ko. So kung interesado ka sa video ito, keep on watching. So ito ang unang box na bubuksan natin and may kutob na ako na ito yung epoxy resin na nabili ko. So, ito na siya. Sa packaging niya, maganda naman siya and nakabalot naman siya ng bubble wrapper. Kaso, dito sa una nating binubuksan, medyo basa lang siya. And feeling ko nag-leak siya. Ito ata yung hardener niya. So, ito nga, basa nga siya. Parang natanggal ata yung pagkakasil niya. So, kung nangyari din sa inyo ito, make sure na maghugas kagad kayo ng kamay with soap at mag-alcohol din kagad kayo. Kasi medyo madikit siya or sticky, ganun. Ganun yung feeling niya. Parang nakahawak ka ng glue. And mahirap siyang tanggalin. So next naman, itong resin ata. And itong resin naman, mabuti na lang hindi siya nag-leak. So, wala siyang tapon, walang sayang. So, kaya pala hindi sila magka-size ng bottle kasi wala na doon available na bottle na maliit, kaya nilagay nila sa malaking bottle. Pero yung ml niya magkaparehas lang din. So, eto na siya. And ayos naman siya nung ginamit ko or sinubukan ko siyang gamitin, basta tama yung measurement. And kung makikita nyo, meron din siyang mga instruction. So ito nga yung hardener na natapon. So dito ko pala siya nabili. So search nyo na lang siya sa Shopee. So next package na tayo. Ito siya. So ang laki ng supot niya pero maliit lang yung laman niya. So buksan na natin siya. So, ito yung weighting scale na nabili ko. So, gagamitin ko siya para magtimbang ng resin para accurate yung measurement na gagamitin ko. So, dito ko pala siya nabili and ilalagay ko na lang yung shop kung saan ko nabili yung item pagkatapos kong ipakita ito. And next, ito. So, naka-bubble mailer siya. And buksan na natin siya. So, ang laman niya ay itong hand drill. Ito yung ginagamit pambutas ng resin upang malagay yung keychain. So, next, itong bubble mailer. And maliit siya. So, ito yung isang sa molder na binili ko. Ito yung pang pendant sa necklace. And next, ito. So, naka-plastic naman siya. And ang laman naman niya ay itong ice screw. 100 pieces ata to. And ang next naman, feeling ko ito yung molder. Ay, molder ba? Ay, measuring cup pala na nabili ko. So, dalawa siya nabili ko for 58 pesos ata yun. And meron siyang 100 ml each. So, pwede siyang gawing measuring or mixing cup ng resin. So, ito naman yung next. And mukhang malaki-laki yung laman niya. So, buksan na natin siya. So, ang laman niya ay itong mga dried flowers. So, ito yung pwedeng pan-design ng resin or maging loob ng resin. So, meron siyang iba't ibang klase ng flowers na
na-dried na. So next natin ay itong naka-bubble mailer ulit. So kapa-kapa kung anong laman. So buksan na natin siya. So ang laman niya ay itong mga bookmark molder. So tatlo yung binili ko. So unang design ay itong mermaid tail. Ito siya. And next naman, mermaid tail din. So, kaya dalawin na bili ko kasi nakita na ako sa kanila. And last bookmark molder ay itong simple or ordinary bookmark lang. So, ito siya. So, napansin ko lang sa kanilang tatlo, medyo manipis siya. Pero nung sinubukan ko naman silang gamitin, okay naman yung kinalabasan. So, ito na yung last item natin. So, buksan na natin siya para malaman kung ano ba siya. So, ito yung mga comb molder. So, apat siya. And, $199 ata yung bili ko dito. Apat na sila. Kaso, ang napansin ko lang, medyo manipis siya. So, kaya parang mawiggle siya, ganun. Mas makapal pa yung bookmark na nabili ko kaysa dito. Pero okay naman siguro to pag ginamit. So, yun lang yung mga items na na-videoan ko nung binuksan ko. Pero meron pa akong mga items na hindi pa na-receive or meron akong na-receive pero hindi ko siya na-videoan. So, ito yung mga items na yun and kung saan ko sila nabili. So, kung nagustuhan mo ang video ito, please like, share, and subscribe to my channel. And don't forget to click the notification bell para mas updated ka sa mga future resin art videos ko. So, thank you for watching!